guys, good day. I'm here ulit, Mindtech PH. And ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to kung paano patagalin malubat ang ating cellphone gamit ang bagong application sa Play Store. So matatagpuan natin to sa Play Store at i-download natin. Ituturo ko sa inyo step by step kung ano yung mga gagawin para ma-set up at maging matagal malubat at mahaba natin magamit yung ating battery ng cellphone. So make sure lang na panoorin yung video hanggang matapos. Huwag kayong mag-skip para masundan nyo yung steps pasunod-sunod. Simulan na natin. Pakatapos ng aking intro. So yun guys, sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH. Gumagawa ako ng content regarding sa mga APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to at click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. So magsimula na tayo. So guys, alam ko lahat nakakaranas talaga na mabilis malubat ng ating cellphone. Kasi depende pa rin talaga sa battery yan. Kung ang battery nyo is healthy, na-charge nyo ng maayos, halimbawa pag 20% kina-charge nyo na at 80% inaalis nyo na, talagang matagal malubat ang battery ng cellphone. Pero kung inaabuso natin, ginagamit natin habang naka-charge, isa pa yan sa number 1 na nakakasira ng battery ng cellphone. So ngayon guys, may tuturo ako sa inyong application sa Play Store. So guys, yung ituturo kong application is legit siya 100% na talagang gagana. So may mga iba na nagsasabi na lahat daw ng application sa Play Store na battery saver is hindi daw totoo, hindi gumagana. Disclaimer guys, hindi lahat ng application is hindi gumagana. May mga fake lang na battery saver, pero yung iba is totoo. So yung ituturo ko sa inyo guys is legit 101% at gagana talaga to. Make sure lang na i-follow nyo yung steps ko para masundan nyo yung gagawin natin. Una-una guys, punta tayo sa Play Store. Hanapin natin yung Play Store natin. Click lang natin yung Play Store. Then i-download natin guys. I-search natin sa taas, sa search engine yung Shut Up app. So yan yung pangalan niya, Shut Up application. So yung pipiliin nyo yung Shut Up, yung nakalagay Shut Up Real Battery Saver. So click natin yan. Pag clinic na natin yan guys, kung makikita nyo dito, 10,000 download pa lang siya. So 10,000 plus downloads. Pero lahat ng mga nagko-comment dito is karamihan positive. So ibig sabihin, pag karamihan positive ang comment, ibig sabihin effective at gumagana yung battery saver na application na to. So ngayon i-install nyo yan guys. I-download nyo at i-install. Then pag okay na, i-open lang natin. So sa unang bukas guys, ito yung makikita mo. May nakasulat sa taas, hibernation is disabled. You can optimize up to 50%. So ngayon guys, paano ba gamitin to? So ituturo ko muna guys yung mga pasunod-sunod niya. So dito muna tayo sa App Shut Lock. So ito yon, App Shut Lock. So andyan yung mga application natin. So paano ba ito gumagana? So pindutin natin itong how it works. Click natin yan. Then sabi dito, choose which battery draining apps will be hibernated, disabled when the screen is off. So ibig sabihin nito guys, pipili tayo dito ng application na gusto natin ma-hibernate or ma-disabled pag screen off na siya. So malaking tulong to guys, kasi pag yung cellphone natin is naka-off yung screen, automatic yung mga application na inon mo dito. Kunyari itong speed test, pag inon na natin to, pag off na yung screen, ma-hibernate yan. So ibig sabihin, hindi yan gagana pag nakapatay yung background or screen off siya. Pero pag binuksan mo, gagana ulit yan. So napakalupit kasi may application na ganito na automatic. So malaking tipid yun sa battery. So sunod, dito naman tayo sa CPU Shut Lock. So isa to sa pinaka-effective na way para mas matagal malubat ang ating cellphone. So pag sinabing CPU, Central Processing Unit, so ito yung brain ng ating cellphone. Pag sinabing brain, ito yung nagpapatakbo, nagpapagana. Kumbaga siya yung utak. Kaya nga sinasabing Central Processing Unit. Andito lahat nagmumula, yung mga commands, yung mga nag-a-accept ng mga task. So click natin itong how it works. Sabi dito, when the screen is off, it automatically locks CPU or processor to the lowest possible frequency. This ensure huge battery savings. So malaking tipid talaga pag inon natin to. So ito yon, pag inon natin yan, malaking tipid talaga. Kasi isipin mo, pag nag-screen off yung ating cellphone, yung CPU is magiging lowest possible frequency na. So hindi na masyado mataas gumamit ang battery, kaya mas makakatipid tayo. So yan guys, sunod, dito na tayo sa
Settings shot lock. So andito yung Wi-Fi, Bluetooth, sync. So sa settings, click natin yung how it works. So sabi dito guys, choose which settings to be automatically disabled off when screen is off, and enabled or on when screen is on. So ibig sabihin, nakokontrol mo siya. Pag naka-screen is off naman or nakapatay yung cellphone mo, pwede mo i-disabled or i-hibernate yung application or settings. So napakalupit ito guys, kasi kinokontrol niya para mas mapatagal malobat ang ating battery ng cellphone. And at the same time, magiging healthy rin yung battery natin, kasi pag hindi natin ginagamit yung cellphone natin, automatic yung mga application magkukusang magdi-disabled or mag-hibernate. So ang gagawin natin guys para maging effective to, huwag natin kakalimutan, i-click natin tong off. So di ba may nakalagay dito off? Pag click natin yan, magiging on yan. So off yung nakalagay, papakita ko sa inyo, i-click ko yan, automatic magi-green yan. Pag nag-green yan, ibig sabihin, nakalagay sa taas, save battery. So ayan, mababasa nyo, save battery when the screen goes off. Pag alam mo, in-off ko tong cellphone, hindi yung off na off talaga, kumbaga yung screen off lang. Pag in-screen off mo to guys, lahat ng mga application na nagra-running o mga running apps, mga running settings, automatic magdi-disable dan or mag-hibernate. So ibig sabihin, pag hindi natin ginagamit yung phone, yung mga running apps, magkukusa silang magsasara. So malaking tipid at talagang tatagal malobat ang battery ng inyong cellphone dahil dito. So dito sa gilid, mapapansin nyo may nakalagay unlock 100%. Kung gusto nyo yung full setup talaga ng shut up na application na to, pag-click mo tong unlock 100%, may bayad siya. So magbabayad tayo ng 455 pesos. So sa ngayon, para makatipid tayo, doon lang tayo sa libre. So dito lang tayo sa on and off. Yan. So tandaan nyo, pag naka-off yan, yung hibernation is disabled. So hindi naka-on, hindi magbabattery saver yan. So ang gagawin nyo, unang-unang gagawin nyo guys, pagbukas nyo pa lang ng application, click nyo tong off. Pag-click mo yung off, mag-on yan. So di ba ang gulo, no? Pero yun talaga guys, pag-click mo, mag-on siya. Magkukulay green yan, ang lalabas sa taas, save battery when the screen goes off. Then, ang gawin natin, unahin natin i-on yung CPU shot lock. So, click natin yan. Pag inuna natin yan, 34% na. So, meron na lang tayong 16%. So, kunyari itong messenger, click natin to, i-on natin. So, meron na tayong 42. So, ang kailangan na lang natin is 8% na lang. So, mamimili kayo. Piliin nyo yung application na malakas kumain ng battery o malakas gumamit ng battery o mag-consume. Ano ba, 50% na, katulad nito, 50% na. Yung iba, hindi mo na ma-on yan. Dapat guys, piliin mo lang yung application na talagang malakas mag-consume ng battery. Kasi dito, limited lang yung application na ma-off natin o ma-hibernate natin pag naka-screen is off. So katulad nito, pag-click natin tong Sat Finder, di ba 50% na? Pag-click natin yung Sat Finder, lalabas dyan, you can optimize up to 50%. So 50% lang talaga. Pero ako sa inyo guys, para mas makatipid at talagang mas solid, mas matagal malobat, unahin nyo i-on yung CPU shot lock. So ito yon. Ito yung uunahin nyo guys. Sunod, mamili kayo ng application, piliin nyo yung pinakamalakas magkonsumo ng battery, yun yung i-on nyo. Then sa settings naman, settings shot lock, kung gusto nyo i-off o i-on yung Bluetooth, Wi-Fi, nasa sa inyo yun. Doon pa lang panalong-panalo na kayo at sobrang tagal na malobat ng cellphone nyo. So sana guys, may natutunan kayo sa aking latest update regarding sa application na battery saver na talagang makakatipid ka at siguradong hahaba ang lifespan ng inyong battery ng cellphone. Maraming salamat sa lahat ng mga solid supporters, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga napadaan lang sa aking channel, at sa lahat ng bashers, maraming salamat sa inyo. At road to 30,000 na tayo guys. So isipin nyo, ilang buwan lang ang lumipas, 30,000 na tayo. So nagpapasalamat ako sa inyong lahat. At hindi ko mararating yung ating journey na 30,000 subscribers na malapit na nating maabot kung hindi dahil sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit may Mindtech PH at patuloy akong nag-upload araw-araw. So once again, Mindtech PH, thank you and God bless all.